Sa bahagi po ng simbahan, kinakatawan namin ang kinakatawan ko ang National Secretariat for Social Action. Kami po ang social advocacy development arm ng CBCP. Nakikisa po kami sa panawagan ng mga pagsasakaan, mga katutubo at mga manging isda. Kasama kami sa gagawing ginagawa. Nagsimula na po 4 na araw na. Ang paglalakad mula sa Kasikuran patungo sa Malacanang na mangyayari po. Nangyari na noong November 24 at magtatapos hanggang sa December 14. Ito po ay 21 araw ng paglalakad. Tatahakin nila ang 370 kilometers patungo dito sa Manila upang iparating ang kanilang mga karahingan. Kinakatawa nila ang 3,000 mga pamilya na posibleng mapalaya sa lupain na inaangkin ng Apeco. Maniniwala po tayo kasama ng kanilang mga patutuo, mga testimonya, na ang proyekto ng Apeco ay isang matatawag nating large-scale plunder and land grabbing by powerful political dynasty in Aurora. Kaya sa panawagan ng mga katutubo at mga magsasaka, hinihiling po namin sa paglalakad na ito na iparating ang mga kahilingan, ang mga sumusunod na 7 mahalagang policy demands. Una, hinihiling namin kasama ng mga katutubo at ng mga magsasaka para sa Malacanang na mag-impose ang moratorium sa implementation ng APECO, including stopping the budget allocation for 2013. Secondly, hinihiling din namin sa Malacanang na magbuo ng independent body to undertake a review towards an eventual repeal of the APECO law. And we call on the national government also to provide settlement areas sa mga madi-displaced na mga manging isda, kagagawa ng APECO. Also, already mentioned, we call for the distribution of 105 hectares of prime agricultural land na mga magsasaka sa barangay sa nalulooban ng reservasyon. Ganon din po sa NCIP na ipagkaloob ang CADTI na mayroong 11,900 hectares ng mga katutubong lupain. Hindi ito dapat ibigay at agawin ng APECO, kundi dapat ito malaking hektaryang lupang ito ay mapunta sa mga katutubo. At pang-anim, marinyo stewardship contract ng mga pamilya na nasa loob ng Integrated Social Forestry Program at hindi rin ito dapat agawin ng IDC at ng APECO. At pampito, delineation of municipal waters of the Kasiguran Sound in favor of the Kasiguran Small Fishers. Yan po, nananawagan tayo na walang matuwid na daan dito sa APECO na ito. Nananawagan din tayo sa Presidente. At itinatanong natin kung bakit kasama niya si Slan, si ang mga Angara, kung ito ba talaga ang tunay na matuwid na daan. Sana'y maging totoo tayo. Nandiri ko, ako po ay si Elmer Gonzalez, Pangulo ng Bicol Ilocano Farmers Association sa Barangay Esteves, Kasiguran, Aurora. Kami po ay nandito para tutulan po sana yung pondo na ibibigay sa APECO na kung saan ay tinututulan po namin sapagkat ito ay dapat na hindi magamit sa proyekto ng APECO sapagkat ito ay tiyak namin na hindi po makakatulong sa amin. Lalo na sa mga magsasaka na inaagawan ng sakahan at alam po namin ito ay pagbibigay kamatayan sa aming mga magsasaka. Ang punto ay napakalaki na dapat ay itulong sa mga magsasaka upang umangat ang kabuhayan nila. Subalit, ito ay ginagamit sa mga proyekto na napakalaki na pag-aksaya po nito. Na alam naman natin po na ito ay nanggaling sa mga buwis ng tao na dapat sa tao babalik ito. Subalit, ginagamit ito sa pangsariling kapakanan, lalo na ng mga Angara family.
Ito ay ginagawa nila dahil sa pangsariling kapakanan, lalo na sa mga proyekto na hindi naman mapapakinabangan ng mga mamamayan, kundi sa mga taong naghangad lamang po